Hello guys, welcome sa ating HTML for beginners tutorial. So sa video na to is let's focus on pag-setup ng ating editor para sa ating codes. For me, I recommend this one, yung Visual Studio Code. Makikita nyo mismo itong Visual Studio Code sa code.visualstudio.com. If you have your own editor, like for example, Sublime or Atom or Notepad, pwede nyo actually silang gamitin. Okay, so install na natin. So, punta kayo sa Code Visual Studio Code. Pagpunta nyo na dito sa website na ito, you can click this button right here, yung download for Windows. Or, you can click the other platforms. Sa akin kasi, gusto ko siyang system na ma-install. Ito kasi is install niya as a user. So, click natin dito sa other platforms. Sa baba mismo ng malaking button. And then, may makikita kayo ditong system installer. Okay, kapag yung laptop nyo or yung PC nyo is 32-bit, ito dapat piliin nyo. Pag naman 64-bit, ito naman piliin nyo. Kasi dahil sa akin, 64-bit ang laptop ko, I can just click this 64-bit right here. And then, it will be downloaded for you. Okay? Okay, so once now downloaded, you can just install it. Sa akin kasi na-install ko na, so hindi ko na kailangan i-reinstall ulit. Okay, so bakit ko nire-recommend si Visual Studio Code? Okay, so unang-una, free siya. Wala kang babayaran. At saka, ang kagandahan niyan is meron tayong light tsaka dark theme. So, papakita ko sa inyo. Okay, like for example, dito sa this tab natin, gawa tayo ng folder where doon natin ilalagay yung mga tutorials natin. Okay, so if you go to this folder right here, and let's create, let's for example, this one. Rename natin ng index.html. Yan. Okay, so dito, ang kagandahan kasi nan, pag na-install mo, meron na siyang parang na automatic na na-i-add siya sa options pag ni-right click mo siya. Okay, andito siya. So you can open this one with code. Ganyan. Okay. And pwede na tayong maglagay ng code natin. Okay, like that. Ang kagandahan din ng Visual Studio Code is meron siyang parang snippets. So, ano ba yung snippets? Ganito yung snippets, yung ito. May nagpapakitang mga to. Okay, so pag na-click ko tong HTML5, HTML tapos may 5, automatic siyang gagawa ng doc type. Meron din siyang head, at saka meron siyang body. Yun ang kagandaan ng Visual Studio. At meron pa, like for example, ptag. Ayan. So meron tayong snippets dito. Pag click ko ng ptag, ayun, nabuo na yung ptag. And then, pinunod tayo magsulat sa loob. Okay. Or, pag kaya mo ng snippets, just, pag kaya mo ng snippets, ganun lang. Okay. Okay, so secondly, meron siyang extensions na pwede natin gamitin. Ang kagandahan kasi ng extensions is mostly for debugging. Or, pwede na rin kayong mag-download ng theme ng inyong editor or icon. So, for now, hindi na natin kailangan yan. You can use your default extensions. Okay, so ang isa pang maganda sa VS Code or Visual Studio Code is pag inopen mo siya, okay, is yung open with folder. So, ibig sabihin, pwede nating i-open tong folder na to using Visual Studio Code. Okay, so right-click natin sa folder na gusto nating i-open and then open natin with code. Okay, then after that, ganyan. Okay, so ito mismo yung folder natin na tutorials, nandito yung pangalan ng tutorials. At saka yung mga files na nasa loob ng tutorials na folder is nagpapakita siya dito. Okay, so to create a new folder, pwede nating i-right-click yung dito sa bandang rectangle na ito. Right click and new file, or pwede nating i-click tong may parang papel na icon tas may plus. So pagka-click ko dyan, ito, gagawa na ako ng file, enter ko na yung pangalan. Okay, so for this example, about.html. Okay, so yun. So, now that we created two files, so pag-check natin dun sa folder na
pinag-uponan natin ng VS Code, gagawa siya ng about file na HTML. So, sa VS Code, madami actually magandang things sa VS Code. Pwede mo yung isearch sa Google ngayon. Madami nang actually gumagamit ng VS Code and it is being recommended by a lots of popular developers. Okay, so that's it for this video. I hope that makikita ulit tayo sa next na tutorial. So, stay tuned and pag nagustuhan mo yung video natin, please like and subscribe na rin and share it to others na gustong maging web developers or aspiring programmers. Maraming salamat. Bye-bye.